lalong-lalo na para sa'yo. Magpapaalam na ako. Bilihin. Matumal naman ang paninda. Nay, Nay Capinyo. Salamat. No! Yasmin! Huwag ka ba marunong mahiya? Eh kung may makakita sa'yo, pagtalikin na mukha mo. Inay, sige, pumasok ko sa kwarto mo. Baka mainis pa akong lalo niyan eh. Mainis? Makakain ba yun? Inay, tama na ho. Sabel, Soledad, kanya na pa ba kayo dyan? Halos kararating lang po namin, Father. Magandang umaga po. Isabel, ibigay mo na yung dala natin. Para po sa inyo. Salamat. Oh, Crispin, basa mo muna sa loob to. Father, may dinaramdam mo ba kayo? Oh. Father, ang katulad niyo isang magulang. Nasa likuran mo kami. Salamat, Soledad. Salamat, Rafael. Bumaba ka muna na makapagpalamig. Tumuli ka muna. Pagpasensyaan mo ng bahay ng mahirap. Hindi naman, ayos na ayos nga eh. Ito na ang kape mo, Rafael. Salamat. Taga saan ka ba, Rafael? At sino mga magulang mo? Taga Pulanlupa po ako. At ang mga magulang ko po. Abelino! Magandang hapon po!
Ikaw po! Isabel? Nay? Tingnan mo ako sinong humahanap sa demonyong Abilino na yan. Magandang hapon. Nandiyan ba si Abilino? Pakisabing narito si Senyor Libiste. Sandali po. Sino ba yun, ha? Senyor Libiste daw, ay nahanap ang siyong Abilino. Magandang hapon po, Senyor Libiste. Soledad, nandiyan ba si Abilino? Napakasama niya, Senyor Libiste. Tinuhog niya pati ang anak ko si Yasmin. Pinalayas ko na silang dalawa dito. Ikinalulungkot ko, Soledad. Hindi ko alam ang nangyayari sa inyo. Hayaan mo, kakausapin mo siya ng masinsinan. Sige, Isabel. Soledad. Nakasaad sa banal na kasulatan na kung hindi rin lang daw magiging batang musmos ang isang tao, ay hindi ito makakarating sa kaharian ng Diyos. Sister, bakit kailangan maging batang musmos ang isang tao para lang makamta ng buhay na walang hanggan? Kasi, ang bata ay inosente sa lahat ng kasalanan. At hindi ito marunong magtanim ng galit sa kanyang puso. Nakakatuwa rin ko, no? Maliwanag ba mga bata? Tignan mo si Isabel. Ang galing-galing na niya magturo sa mga bata. Kuha-kuha na niya mga kaliti ng mga ito. Sinasabi rin na... O nga, Angelo, eh. Kailangan nating lagi magbasa. Talagang nasa puso't diwa niya ng gabay ng Espiritu ng Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Papa! Napasyal ka. Angelo, anak. Huwag mo naman ipagkait sa akin na minsan maging bahagi ako ng iyong magandang layunin para sa mga tao. Maaari ko pa makausap ng sarili ng si Isabel. Isabel, nalulungkot ako sa nangyari. Lalong-lalo na sa iyong ina. Kay Abilino at kay Yasmin. Hindi dapat tumantong sa ganun ng mga pangyayari. Senyor Libiste, naroon na yun. Wala na tayong magagawa. Siguro, talagang hindi para kay inay si Abilino. Ang nakakapagtaka lang, bakit si Yasmin pang naging kaagaw ni inay? Isabel, kahit anong mangyari, nasa likod din niyo ako mag-ina. Lalong-lalo na para sa iyo. Magpapaalam na ako. Kailangan maipamudmud na natin ang mga relief goods sa pulong ba to. O sige, sa susunod na linggo, isasama natin si Father Fidel. Isabel? Senyor Libiste? Magandang tanghali sa inyo. May bisita ka, Isabel. Maiwan muna namin kayo. Okay. Senyor Libiste? Salamat. Tuloy kayo, Senyor Libiste. Maupo ho kayo. Salamat, Isabel. Anong may paglilingkod ka sa inyo? Talagang ikaw ang sinadya ko, Isabel. Nais kong malaman mo na gusto kita maging kabiyak. Senyor Libiste? Isabel, nais kong maging bahagi ka ng buhay ko. Paliligayain kita. Ipagkakalob ko sa iyo lahat ng karangyahan sa buhay na nasa panaginip ay hindi mo mararanasan. Salamat, pero may katipan na ako, si Rafael. Sino? Yung hampas lupang si Rafael? Ano'y palalamon niya sa'yo?
yung lupang kanya sinasaka. Isabel, maging practical ka. Hindi sa lahat ng oras, puso ang sinusunod. Senyor, nakapag-desisyon na ako. Si Rafael ang mahal ko. Nag-desisyon ka na pala. Baka magsisi ka. Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Ang swerte mo, Rafael. Ikaw ang pinili ni Isabel. Pero malas ka pa rin dahil ako naging karibal mo. Sana sa akin pala. Hindi ka sana nawala ng maaga. Sa kapila na nangyari sa ating buhay, anak pa rin. At baunin mo sa iyong patutunguhan na ang aking Soledad, nakikiramay ako. Pipilitin kong bigyan ng katarungan ang pagkakapas lang sa iyong anak na si Yasmin. Huwag kayo mainip. Pagtutulungan namin ni Abelino ang maagang pagkalutas ng krimen niya. Maraming salamat, Senyor. Sana'y madakip ka agad ang tunay na salarin. Senyor, nasa loob ng kwarto. Ang paborito niyong pulutan. Believe talaga ako sa'yo, Abelino. Gusto mo akong lumigaya.